Kaya nga pala kita napasyalan kasi nga meron ako nabili ring lupa eh, no, sa Lumban. Eh, alam mo naman as a OFW o seaman, eh gusto nating pagka nagretiro tayo, gusto nating may mapaglagyan ng ating mga inipong pera at makapagretiro na maayos. Yes, at isa na yung farm. Totoo na naisip ko. Actually ako po ay Magandang hapon po sa inyong lahat, guys. Rinell Banda to ng Buhay sa Cruise Ship. Papakilala ko nga pala sa inyo yung aking best friend. Siya po yung kilalang Lakwatserong Kusinero. Na-picture na po yan. Biyahe ni Drew recently. Tapos, kauna-unahan talaga yung ito kay Jessica So. Jessica So. Doon na ata tayo nagkakilala. Pero after that, sunod-sunod na yan. Mga cooking shows, ganyan. Ayan, welcome po sa Buhay ni Cruise Ship vlog ni Rinell Banda. Oo. Ang tawag dito sa farm mo best is Linang ni LK, kasi ibig sabihin ng Linang ay bukit. So bukit ni LK, Linang ni LK, Lakwatserong Kusinero. Ngayon, ang tawag naman sa akin ngayon, Lakwatserong Kusinerong Magsasaka. Ayan. Actually ako po ay dating nasa offshore din po ako. So nasa oil and gas ako. Hindi naman din nalalayo sa tulad ng inyong ginagawa sa cruise ship dahil ako ay ano din, kumbaga as a camp boss, nagdi-design din ako ng menu, nagluluto at inaalagaan technically yung mga nagtatrabaho dun sa gitna ng dagat. Sa offshore plant mas mismo, mahirap mas yun, mahirap yun, sa totoo lang. Kasi yung risk namin dun napakataas dahil we're actually dealing with gas and oil every second. So ngayon po, binitawan ko na yung industriyang yan. Eto, napunta po ako sa farming kasi nakita ko din po na may malaking potential. Hindi lang kasi pag sinabing farming, ano lang, yung pagtatanim. Pagtatanim at pag-harvest at pagbenta, hindi. Hindi rin pala. Hindi din ganun lang kasimple yun. So, madaming pwedeng gawin, madaming pwedeng mapuntahan ang investment natin pagdating sa farming. Of which, isa na itong ginawa ko is farm tourism. Maganda nga. So, ginawa ko bilang kusinero. So, naisip ko na ang mga kusinero kasi, ang mga hotel, restaurants, saan ba kumukuha ng mga niluluto yan? Dalawang lugar lang yan eh. Kung hindi sa dagat, sa farm. Sa farm, oo. So, nagtayo tayo ng farm, nagtanim tayo, at nung tumubo ang mga gulay, hinarvest natin, niluto natin, tsaka natin sinerve sa mga ating mga bisita. At ang maganda dito, organic. Walang pesticide, walang chemicals, so healthy cooking, healthy living ang ating gustong paratingin dito. Ayun. Tsaka mamaya, Chef, bigyan mo kami ng mga tips. No? Walang problema. Bisitahin natin yung mga talungan mo, madami yung cherry tomatoes, yan, ang mga cauliflower. Ang dami mo mga tanim dito eh, no? Madami. Tapos pag-aaralan natin mga basic ba, kahit paano may alam tayo. So, mamaya, malalaman nyo yan. So, antabay kayo. Ang Linang ni LK po ay nasa Lukban, Quezon. So ito ay mga 3-4 hours na drive. Napakabilis lang pumuntahan. I-search nyo lang po yan sa Waze at sa Google. Actually, nandun eh. Nandun naman eh, di ba? So kung gusto nyo po maka-experience ng farm fields, basic farm fields, o yung farm lifestyle, simple, pero asahan nyo po na ang inyong experience talaga ay buong-buo. Dahil sa pagkain lang, di ba? Alam mo yan. Mamaya may experience, experience mo yan. Magtatanghalian na nga pala. Ano kaya ang isa-serve ni Bess? Abangan ulit. Ayan. So by the way, meron tayong mga kwarto na pwede nating... Oo nga, napansin ko napakaraming kubo rito. Ito ba yung mga matutuluyan nila? Karamihan ng mga kubo ay pwedeng matuluyan. Yung iba naman ay pwedeng as a restaurant. Doon kumakain. Ano to? May pangalan ng bawat kubo. Oh, ayan. Ito. Ang pangalan ng kubong ito ay Taltalon. Taltalon ay salitang Ilocano, ibig sabihin ay bukid. So, lahat ng mga kubo na ginawa natin dito, pinangalan natin sa bawat local term ng bukid. Okay. So, mayroon tayong Uma sa Bisaya, mayroon tayong Bulod sa mga Bicolano, bukid sa Tagalog, at yung Linang, mas malalim na Tagalog. Ayun. So, dito tayo sa Taltalon. Ang ganda, cute nito. Ayan. Tingnan natin, tara, pasok tayo. Native fields ang ating... Nice. Ayan, simpleng-simple lang po. Oo.
Ang sarap naman dito, bes. No? Tunay. Pagising mo sa umaga, kita mo yung bundok doon sa Banahaw. Ayan, no? Kapag nagpakita. Mount Banahaw. At saka yung mga decoration mo rito. Yung... Ayan, mga antique. Mga antique. Oh, mahilig din kasi ako sa antique. Ayan. Oh. Maganda nga dito, bes. At itong natatanaw ko dito, ano to? Pond ba to? Oh, palaisdaan natin. Diyan din natin kinukuha yung mga isdang isi-serve natin. Wow. So, pwede kang mag-fish and pay and fish and eat. Ganun. Fish, pay, and eat. Mm. Ayan. Tapos, best dito sa taas, pwede din yan. Uy! So, pwede may tulugan din sa taas. Meron pang sa taas? Oo. Ang galing na. May pwesto pong pwedeng... Ayun. Nakikita niyo ba? Pag-setupan. Oo. So up and down pala dito, bes. Ang galing. So ma-experience mo talaga yung ganda ng klima dito kasi malamig, parang Tagaytay. Mm. Tapos napapaligiran ka ng madaming halaman. Mm. So talaga 100% oxygen ang ma-intake mo away from the stress of the city. Ito ang ating cherry tomato farm. Mm-hmm. Ayan. So ito yung mga Japanese cherry tomatoes. So ito yung Ito yung maliliit na tomato. Ang technology na ginamit natin ay galing pang Japan mismo. So, ang kanya pong tamis ng prutas na ng kamatis na ito ay para kang nakain ng ubas. Mm. So, hindi ba nilalagay yan sa salad? Opo, mataas ang kanyang sweetness level. So, since naka-greenhouse siya, yun, iniiwasan talaga ng greenhouse yung pagpasok ng mga peste. Ah, okay. Tapos ayan, meron tayo mga yellow tapes na nanguhuli ng mga insekto. Ayan. So, kakaiba yan na kamatis kasi hindi yan yung ordinaryong kamatis dahil yung mga kamatis na nakakain natin sa palengke kasi at yung mga yun maliliit, ang sugar level na nasa 2.5 lang. Ito umaabot po ng 10. Na kapag tinikman mo, parang kumakain talaga ng prutas. Wow. Mamaya, matitikman nyo yun. Sa market po, ang bentahan ko niyan ay 1,000 pesos per kilo. No, fresh to fresh. Punasan nyo lang po ng konti. Ayan. Tapos, ayan, isang subo para matikman nyo yung tamis. Ayan. Hindi ako na. Sige. Ayan. Sige. Fresh na fresh yan. Manamis siya, no? Manamis po. Sarap. Electric pan ba rito? Apo, so ito talagang... Kapag medyo may konting kainitan, binubuksan para nagsisirculate yung hangin. Ayan. So dahil walang bubuyog sa loob ng greenhouse, so bawat bulaklak po ng ating halaman, ginagawa natin ng manual pollination. So talagang tinatap natin siyang ganyan. Kailangan mag-vibrate yung ating bulaklak para yung mga pollens niya ay ayan, mag-activate. So... manual pollination. Okay. Ayan. So, since walang bubuyog, tayo yung parang pinakabubuyog. Matrabaho rin pala talaga, po. No? Oo, lahat. Ang sarap pala nito. Apo. Iyan ang pang ano, ganyan natin yan. Tuwing umaga po yan, ayan. Ating, yan ang libangan mo. Oo, yan ang libangan. Exercise. Eh, hindi naman po biro kasi sa loob ng greenhouse na ito, meron tayong... 8 paso na may tigatlong halaman, so that's 240 plants. Eh, yung kada plant po eh may 10 bulaklak. So times mo lang po ulit 'yon. So ganun po tuwing umaga ang gagawin para katukin ang mga bulaklak ng ating mga kamatis para mamungan ng maganda. Ayan. So ganun din po yung pag-usap sa mga halaman kasi tayo ay nagbubuga ng carbon dioxide na kung saan kailangan nila. At ang mga halaman naman naglalabas ng oxygen na kailangan din natin. So, kaya minsan, di ba, ay mukhang tango, kinakausap yung halaman. By science, nag-exchange lang kayo ng oxygen and carbon dioxide. So, ang ating turmeric rice para makumpleto ng ating kain. Ayan. So, nating i-explain ano. Ah, sige. So, dito sa Linang ni LK, so lahat ng mga gulay natin ay dito na hina-harvest. So, lahat ng mga bulaklak ay edible also. So, meron tayong turmeric rice o yung dilaw na kanin. Meron tayong roast chicken na minarinate din po sa luyang dilaw. Tapos, inihaw na liyempo. Ito ang bestseller natin, yung crispy mushroom sisig. Yan. So, yan po ay meatless, guiltless, pero meron po siyang orientation ng pork na flavor. Pero,
hindi siya karne. Mm. Dahil siya ay kabuti. Mm. At ang ating kabuti siya? Opo, kabuti po yan, sisig. Kabuti ayan. Sisig. Mm-mm. Ito po ang ating vegetable kawe-kawe with crispy ay. Mushrooms also. Uh-huh. Ayan. At ang ating sinugno, ito sa yan po ay isa sa mga popular dish dito sa Lukban, sa Quezon, na kung saan yung tilapia, huli na din natin yan ayon. Sa palaisdaan. So, inihaw muna bago nilagyan ng kata. Ay, naku. Adobong hotdog. Mamaya po, merienda. Pumawa naman ito daw. Special na hotdog. Ano? Ito pa yung isa. Kaya nga. O, kain na po kayo. Let's go. Oh, tara guys, kain tayo. Sulit. 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 Sa sa restaurant. So, ito yung aming dessert dito sa Linang. Ang tawag ay suman turon con pinipig. So, instead of ating saba na nilalagay, eh, suman ang ating nilalagay sa loob. Ayan. Okay. Malutong. Tarap. Suman naman ang nasa loob, no? Mm-hmm. Imbes na saba. Saba, oo. Ayan. Ayos na ayos. Ayos. Tignan mo naman, no? Oh, ayan, o. Oh. Sampu na punta yung mga pagkain. Pinunan niya yeah. Sa isa yan. Tapos ganito po dito sa Linang. Wala pong sineserve na pagkain. Ay, ubos na pala.